Hello mga kamami! Good morning everyone! Ang gagawin natin ngayon guys ay magluluto tayo ng agahan. Almusal. Kasi hindi pa ako nag-almusal. Tingnan nyo naman buhok ko. Tingnan mo lang. Hindi pa nagsusuklay. Shout out sa inyong lahat guys. At sa para sa mga baguhan ng aking channel, please don't forget to subscribe. And press the notification bell para updated kayo. Ayan, magluluto na po tayo. Maglagay na po tayo ng mantika sa kawali. Ang lulutuin ko ngayon, guys, ay sardinas. Gustong-gusto ko kasi yung sardinas. 5-5. So, ayan. Igisa ko lang siya sa sibuyas, garlic. Ayun. Ulam na, guys. Yun lang. So, ito na po tayo, guys. Maghihiwa na tayo ng sibuyas. Ayan, ganun lang ka-easy. Magluto ng 555 sardines. Kasi gusto ko, nakita ko kasi, nakapamili kasi ako ng sardinas. Eh, pag bukas ko sa aking pantry, yun, nakita ko yung sardinas. So, sabi ko, magluluto ako ng sardinas. Igisa ko lang sa sibuyas at bawang. That's all. Ulam na. Ganun lang kasimple, guys. So, ayan. Ayan. Ayan, guys. Andito na yung bawang pati. Inano ko na. Nilit-liitan ko na. Ngayon, naisip ko, guys, hindi lang pala sardinas ang lulutuin ko. Yung sardinas, naalala ko kasi nung nasa Pilipinas ako, pag nagluluto ako ng sardinas, nilalagyan ko siya ng itlog. So, ngayon naisip ko, ganito na rin ang gagawin ko ngayon. Lalagyan ko ng itlog pagkatapos ko siyang igisa. So, ito na po. Maglagay na po tayo ng mantika. Kunting mantika lang, di masyadong marami. Pang ano lang. Pang isa lang. Ng sibuyas at saka bawang. So, ayan na. So, una po natin ilalagay yung sibuyas kasi hindi ka agad natutunog. Bago yung garlic. Ayan. So, dandahan na lang po natin ang apoy. Ayan. So, brown na siya. Ilagay na rin po natin yung garlic. Dahil nag-brown na yung sibuyas na ginisa natin pati yung garlic. So, ilagay na natin yung 5-5. Ayan. See? 5-5. So, eto na po yung, 555. So, takpan lang natin, pakulin lang natin ng konti bago ko ilagay yung itlog. Ayan yung itlog. Dalawa ihahalo ko. So, pwede na yan hanggang umiyang gabi eh. Ako lang naman kakain ito eh. So, I hope na kakain din yung anak ko. Pero ito lang. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan na guys. So, ilalagay ko na naman yung itlog. The eggs. So, ayan. One more. Masarap kasi pag may itlog eh. Ayan. So, haluin natin. Natutunan kong ganitong luto yung nasa Bisaya kami. Doon ko natutunan ganito. Yung sardinas, lalagyan ng itlog. Sarap.
Ayan. Kita niyan, guys. Para siyang corned beef din. So, takpan ulit natin. So, ang gawin kong panimpla, guys, ay magic syrup. Kunti lang, hindi naman sobrang dami. Ayan, magic syrup. Para naman sumarap. The best ang magic syrup pag nagluluto ka. Nawala na yung betchin eh. Magic syrup na yung ang ano ngayon. Uso ngayon. So, ayan lang guys. Takpan ko lang ng takpan ko lang sandali. Then, pwede na. Ulam na. Kakain na ako niyan. Ayan. A little longer than a few minutes later. Ayan na guys. Luto na. Kain na tayo. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yan o. Oh. So, magsandok tayo ng tama lang para sa aking agahan. Ayan guys, tapos nag-init na rin ako. Naku, mapapakakain tayo ng rice nito. Sige guys. Ayan, kakain na po tayo. Mag-breakfast na po tayo. Ayan na po yung niluto kong ano, sardinas na may itlog. Tapos, mayroon pa akong dried herring. Binili ko sa tongli yan. Tapos, mayroon naman akong bagoong. Ayan, so, kain tayo. Ayan, kakain na tayo. Guys, mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Lord God, thank you for this morning, O Lord God. Marami pong salamat sa pagkain, Lord, na aking kakainin today, O Lord God, na magbigay po ito ng kalakasan ng aking katawan, Panginoon. Lord, pinapasalamatan ko po kayo dahil ikaw po nagbibigay sa amin patuloy na binibless araw-araw. Binibigyan mo kami ng kalakasan. So, sa pamamagitan ng pagkain ito, kami ay magkaroon ng kalakasan ng aming katawan para mag-umpisa sa trabaho. Lord God, na may laman yung tiyan namin para po ay hindi po tayo manghihina. Salamat po Panginoon sa lahat ng ito. Meron akong sardinas na may itlog. Meron na yan kanin, no? Naparami nga ng kanin. Tapos may bagoong, tapos merong dried herring. So, thank you so much, O Lord God, sa lahat. In Jesus' name, amen. So, kain na tayo, guys. Magkinamay ako, guys, kasi mas feel pag magkikinamay ka. So, ayan. Sige nga. Yummy. Kain tayo. Tapos bagoong. Kain tayo guys. Para sa mga baguhan na aking channel, mga kamami, don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo. Minsan na nga lang ako nakakapag-video ng mga ganito eh. Kasi puro na lang shorts. Tapos na-busy ako sa Facebook on Reels. Facebook Reels, yeah. Ang sarap magkinamay, guys. Feel na feel mo mga kamami na tayo ay Pilipino. Taas na o kahit kanino, di ba? Kanta yun ah. Sarap na aking agahan. Ang ginagawa ko ngayon guys, kakain ako ng rice sa umaga. Pagdating ng tanghali, hapon, ayoko na kumain ng rice. Pwede ako kumain ng mga fruits. Wala na pa man. Basta wag lang rice. Pero hindi rin ako araw-araw kumakain ng rice. Ngayon lang kasi ano, nakita ko ngayon sardinas. Pag nagtitinola na si Aryan eh. Inakain ko lang yung ulam lang. Walang kanin. Busog, mabubusog ka din eh.
Hindi naman ako nakakapag-exercise eh. Dapat talaga maglalakad ka kahit na mga isang oras, isang araw. Kaso, hindi ko na magagawa. Dahil pagising ko, dami kong nagawa sa bahay. Tapos papasok na. Tapos hindi na rin ako nakapagsumbat. Tinatamad na din ako. Ganun pala pag tumatanda tayo. Parang tinatamad na tayo sa mga bagay-bagay. Alam mo yun? Dapat pala eh, pilitin lang din talaga natin. Naalala ko pag nagka-camping kami doon. Sarap-sarap. Sarap magluto-luto, kakain. Namiss ko na rin mag-camping. Parang hindi kami nakapag-camping itong year na to. Hanggang sa buwan na to. I hope makapag-camping kami. Pagbalik ko galing Pinas. Balik naman akong Pinas, guys. Pero hindi pa ako nakapag-book. Ngayain natin maigi para ma-digest ng maayos sa ating tiyan. Kasi pag nagkakaedad na tayo, mahina na yung panunaw natin. Kaya nag-stack sa loob ng tiyan. Kaya lumalaki tiyan natin. Ako nga, laki ng tiyan ko eh. Kaya, gandahan dun talaga sa pag-ano. Kain. Kahit kakain ng sa umaga ng marami. Pero sa hapon, hindi na. Tuhik-tuhik na lang. Ika nga sa Bisaya. Nako, bilisan ko na kasi meron pala akong booking. Kasi usually, tinatamad akong pumasok ng maaga pag Monday kasi dahil nga, pag Sunday, marami tayong mga maginagawa. After church. Siyempre, pag Sunday talaga, hindi talaga natin kakalimutan ang church. Si Lord. Kasi, yun ang ano natin. Pag wala kasi yun, parang walang saysay ang buhay mo pag wala kang Diyos na sinasamba. Kaya nga, ang prayers ko lang ang mga pamilya ko, mga kamag-anak ko sa Pinas na nagkaroon sila ng church na pupunta nila every Sunday. Kaya ginagawa ko na lang para makapag-church sila Sunday. Yung service namin sa church namin, inaano ko, sinesend ko sa messenger kasi meron kaming chat group para mapanood nila. Para at least makarinig sila ng salita ng Diyos, di ba? Kasi yun ang nagbigay ng kalakasan ng ating espiritu. Kundi yung, yan ang pagkain natin ng espiritu natin. Yung Word of God. Yun ang nagpapatibay sa atin ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. In Christ Jesus. Iba pag nagsiserve ka sa God na talagang palagi mo siyang yung relationship natin sa God na kahit ano pa man ginagawa natin, yun yung sinasabing praying without ceasing. Kasi kahit ano ginagawa mo, pwede mo naman siyang kausapin. Pero kailangan magbigay ka rin talaga ng quiet times to meet Him. Yung magbabasa ka ng Bible kasi pag mag-pray ka lang, one way lang yon, ikaw lang yon sa Kanya. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, nangungusap ang Panginoon sa'yo sa pamagitan ng Kanyang salita. Diba? So, ayun. Sarap. Yeah, tapos na ako. Kunti na lang.
Asin, konti na lang. Shout out sa aking family in Pampanga. Troy and Casey, to Aubrey, Makmak, Shady Makin. Love you all guys. Ayan, panoorin nyo itong aking video. Kasi ang taga, ano ko, yung fans ko na loyal talaga, yung mga aking mga apo. So, shout out sa inyo. Thank you so much. Para sa baguhan na akong channel, please like, subscribe, and don't forget to press the notification bell para updated naman kayo pag mayroon akong ilalagay. At least, ma-notify kayo, di ba? So, love you all guys and thank you for supporting my channel. Thank you so much from the bottom of my heart and God bless you all. Happy Monday, everyone. Bye! God bless!